sino si Gabriela Silang. Dati-rati, tahanan lamang ang maaring galawan ng kababaihan. Isang babaeng namuno sa digmaan ang lumabas sa nabanggit na kalakaran. Siya si Gabriela Silang. Ipinanganak si Maria Josefa Gabriela Silang sa Santa Ilocos Sur noong Marso 19, 1731. Ang ama niya na isang magsasaka ay taga Ilocos Sur at ang ina naman niya na may bahay ay taga Abra. Sa di malamang kadahilanan, napawalay sa mga magulang si Gabriela bata pa lamang. Inampon at pinalaki siya ni Padre Tomas Milan. 20 anyos si Gabriela nang sapilitang ipakasal sa isang mayaman, subalit matanda ng manliligaw. Nang mamatay ang asawa, ay naiwan kay Gabriela ang malaking kayamanan. Dumating sa buhay ng balo ang isang makisig, mabait at makabayang binata sa katauhan ni Diego Silang. 5 taon ding nanligaw ang binata bago napasagot si Gabriela. Noon ay may malaki ng problemang panlipunan ang mga Ilocano. Pwersaan silang pinagtatrabaho at sinisingil lang pagkatataas na buwis na mga mananakop na Espanyol. Sapagkat taglay ni Diego Silang ang lahat ng katangian ng isang lider, siya ang naging puno na mapag-aalsa laban sa mga mananakop. Sa lahat ng laban ng pinamunuan, kasakasama ni Diego si Gabriela sa pagtatanggol sa kalayaan. Nang ipapatay ng mga Kastila si Diego, ay naiwang lungkot na lungkot si Gabriela. Pilay ang liderato ng mga Ilocano na nawalan ng isang matapang na pinuno. Si Gabriela kasama ang mga kabig ay nagtatakbo sa Abra. Pamuling nakuha ng mga Espanyol ang Vigan. Kahit wala na ang asawa, hindi naduwag si Gabriela. Inisip niyang malaking responsibilidad ang pinasimulan nilang pag-aalsa. Kung tatalikod siya ay lalong malilibing sa kamatayan ang mga sundalo niya. Nagdesisyon si Gabriela. Itinuloy niya ang labang na iwan ng asawa. Si Gabriela na isang babae ang sumakay sa kabayong pandigma ni Diego. Pinalakpakan siya ng lahat sa pagiging tunay na henerala ng labanan at nagpapakagiting sa digmaan. Upang maparami pa ang mga sundalo niya, nanawagan si Gabriela sa mga kababayang naniniraan sa bulubundukin ng Abra. Sa dahilang mapagkakatiwalaan siyang henerala, lahat ay lumabang kahilera niya. Kung naitindig ng asawa niya ang kalayaan sa Vigan, itinayo ni Gabriela ang kalayaan sa Abra na bayan ng kanyang ina. Sa pagdanais na muling makuha ang Vigan, pinamunuan ni Gabriela ang pagsalakay sa mga Kastila noong Setyembre 10, 1763. Sa kasamang palad, ang 2,000 kawal niya ay hinarap ng 6,000 Kastila. Matapos makipagsagupaan, nagdesisyon si Gabriela na paatrasin ang humigit kumulang sa 80 natirang kababayan. Bagamat talunan, hangang-hanga pa rin sa katapangan ng henerala ang bawat Espanyol na dinigma niya. Nakatakbo sa mga kasukala ng Abra hanggang sa lalawigang bulubundukin si Gabriela. Ngunit, natuntun pa rin siya ng mga Espanyol sa pamumuno ni Don Manuel de Arza.
isa-isang binitay ang mga sundalong Pilipino sa tabing dagat mula bayan ng Condon hanggang Bantay. Bilang taluktok sa tagumpay ng mga Kastila, ipinamalita sa lahat na publiko isasagawa ang pagbitay sa Henerala. Kalmadong hinarap ni Gabriela Silang ang kamatayan noong Setyembre 1763. At ito, si Gabriela Silang, ang magiting at matapang na bayani ng bansang Pilipinas. Sino si Diego Silang? Si Diego Silang Iandaya ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na nakipagsabuatan sa mga pwersang Britanyo upang patalsikin ang pamamahalang Kastila sa Ilagang Pilipinas. Ang kanyang ama ay si Miguel Silang at kanyang ina ay si Nicolasa de los Santos. Noong siya ay bata pa, nagtrabaho si Diego bilang katulong ni Dr. Cortes Oriozola, cura paroko ng Vigan. Doon siya naging mahusay magsalita ng wikang Kastila. Siya ay pinadala ni Padre Crisolo bilang mensahero. Ninadala niya ang mga sulat mula sa Vigan papuntang Maynila sa pamamagitan ng bangka. Sa isa sa kanyang paglalakbay, ang kanyang bangka ay inatake ng mga katutubong Zambal sa baybayin ng Zambales. Ang ilang sakay ay nalunod at pinatay ng mga katutubo. Si Diego naman ay nakaligtas ngunit naging bihag. Siya ay pinalaya sa pamamagitan ng ransom na pinadala ng mga misyonaryong recoleksyonista. Pinakasalan niya ang biyudang si Josefa Gabriela na tubong Santa Ilocos Sur. Sila ay 27 taong gulang ng kasal. Nang nasa Maynila si Diego at naghihintay sa galyon, nakita niya na maraming mga ataking barko ang mga Ingles sa Manila de Bay. Noong Setyembre 24, 1762, inatake ng hukbong Ingles ang Maynila. Nasakop ang Maynila noong Oktubre 1762. Ang pagsakop ay kabilang sa 7 taong digmaan. Napansin ni Diego na humihina ang hukbong Kastila at dito niya naisipang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa Hilagang Luzon. Lumakas ang puwersa nito. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok na kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Vigan. Ito ay kilala ngayon bilang Bundok ng Silang. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Upang magkaroon ng pondong panustos, siya ay nanghingi ng tulong sa mga mamamayan at mahihirap na tao. Depende na rin sa kakayahan ng mga ito. Habang abala ang mga Kastila sa pagkuha muli ng Maynila, iniutos ng pamahalaan na sumuko si Silang. Hindi sumuko si Silang at sinubukang pang makipagsanib puwersa sa mga Ingles. Sumulat siya ng liham sa pamahalaang Ingles sa pamuno ni Lieutenant General Dawson Drake. Dito niya kinilala ang pagsakop ng Maynila. Binigay niya ang kanyang pagsuporta kapalit ng pagkilala sa kanya bilang Sarhento Mayor at Alkalde Mayor ng Ilocos. Hiningi rin niya ang pagkilala sa pagtalaga ng mga opisyales sa Ilocos. Sa ilalim ng pamumunod ni Diego Silang,
binigyan niya ng pagkakataong mamuno ang kapwa Pilipino. Lahat ng mga tinanggal na Kastilang opisyal ay pinalitan niya ng mga karapat-dapat na Ilocanong sibil at opisyal militar na naaayon din naman sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga katarungang batas ay ipinahayag sa iba't ibang bayan. Nagpatawag ang mga opisyales ng Espanya sa Maynila sa pamumuno ni Simon de Anda at nag-alok ng pabuya kung sino man ang papatay kay Diego Silang. Noong Mayo 28, 1763, binisita ni Miguel Vicos at Pedro Bekbek mga kaibigan ni Diego, si Diego sa kanyang kuta sa Casaril sa Vigan. Pinagtaksilan nila si Diego nang binaril nila ito kapalit ng pabuya ng audyensya. Sa edad na 32, si Diego Silang ay binawian ng buhay. Dahil sa kanyang husay na pamumuno, siya ay tinaguri ang liberator ng Ilocos. Tinuloy ng kanyang asawang si Gabriela ang laban. At ito ang talambuhay ni Diego Silang.